bungad na bungad dito sa ating camera. Pogi-pogi. Si ano to eh, sila pula-pula pa rin yung nasa isip ko. Pag nakikita ko si Boss Wrecker eh. Pero with that, sino ba maglalaro para sa side ng Adonis Esports? Mga nakatago eh. Ang pogi na nga na, ng silya. Secret love yata itong silya na to eh. Oo, oh, na ano, na may ano ng ano yan, ng Leon. Ano bang ano yun? Ano yan? Ano nga? Sa LOL? Hindi. Hindi, yan yun, yan yun. Yung may version ng ano, ng Lion. Talagang yung silya ang pinagpausan natin dito. Pero going back dito, we are currently entering our drafting phase. And with that, alam naman natin right now, no, Prof. Lee, uso na kasi ngayon talaga yung mage lineups. Wherein ito nga, no, unang-unang binanout would be the Lunox together with the Selena and Mathilda at saka Eve. Ayaw nila yung mga gangsteran even during the early game. So might as well, tanggalin na to sa equation. Yung mga support or utility type, di ba, na mm-hmm. flex, support yan, sinasabi natin mga support na pwedeng lumiko sa tank. Mga side lanes na ang hirap punitin, like for example, Benedetta, very high survivability. First pick for the side of Adonis Esports, they can still go for PNK. Pwede. Or ano nga ba mga support pa? Pakito. Bumabalik ang Pakito sa ating meta. Actually kasi... Fantasma, oh. Ay. Ang tari, oh, so hot. Oh, may feeling ko yung Adonis, hindi sila papadaig. Oh, kita nila eh. Eh, si Sagit, no? Oh. Laban. Oh. Ay, si Sumpak, oh. Sumpak lang sapat na eh. Going back. Pero tama yung sinabi mo kanina, Prof. B, no? Actually, itong Pakito, I believe Pakito kasi nagko-compliment siya in any type of lineup eh. Nagko-compliment siya in such a way na para din siyang Benedetta. Kung tatanggalin mong Benedetta, meron ding kits available for Pakito. Pwede siya mag-split push, pwede niyang pa-reactin yung mga miyembro dito ni mismo ng Fantasma. Pero with that, considering na merong sustainable lineup ang Adonis Esports, they would go after this Alice na nga ba? Ayan, let's see kung ilalak na rin sila dito. Ay, hindi mo pa ako sinasagot dyan, ano? Nathan Roy Bombarda, pinsa mo ba yung classmate kung si Bombarda? Si El Bombarda. Diba? Shoutout sa'yo. Tumatago si Ubo mo dito. Pero, yun na nga nauuso kasi. Ito, tanong ko lang nga, Bima. Bakit nga ba nauuso ang Eudora ngayon? Actually kasi, hindi naman talaga ito na ano sa patch, no, na-discuss. Pero, yung Thunder's Wrath ng Eudora, before kasi, ang effect niya, solely galing sa taas. Pero right now, guys, kung mapapansin nyo, yung Thunder's Wrath ng Eudora, meron siyang aftershock. Makikita mo yung gumagapang pa yung electricity dun sa side. Kung di ka rin naniniwala, panoorin niyo mamaya. Ito sa side ng Adonis Esports. Hindi siya, ano? Hindi ko naman sinabing hindi ito ko. Ang tanong ko lang, hindi siya nilagay sa patch, pero binago siya. Binago nga. Oo nga, nadagdagan nga ng lightning bolting yung ano, yung sahig. So may aftershock na binatawag tayo. May after effect. Yes. So, grabe naman yun, no? Yung aftershock na yun, yung passive yun, that's the passive, di ba? Tapos, tinamahan ka ng thunderbolt. Pag may ano ka na, may aftershock ka na, pag ginamit mo pa yung Thunderbolt, mag-i-split yun into 3, which may stand ng 0.6 seconds. Pero huwag kayong maniwala sa 0.6. Feeling ko, dinadala tayo sa delivery. Hindi yun, totoo yun. Ah, totoo ba yun? Totoo yun. Kahit i-check nyo, 0.6 seconds. Kasi dati ako Eudora gods eh. Hindi pa napapasya. So mukhang babalik. Ah, kapatid niya! Kapatid mo pala si Bombarda, yung utol mong yan, sobrang sipag niyan. Yung sipag. Sobrang sipag. Masipag. Tapos, sobrang sipag ng mga yung utol niya. Graduate na kami. Siya nandun pa. Di ba? Kasi inaati na niya lahat ng events eh. Hindi, totoo. Totoo yun. Charon kayo. Tol, itinabi mo yan. Sinabi ko sa kanya, Tol, napakasipag mo. Di ba? Si El Bombarda. Shoutout sa'yo. Pero, going back nga naman dito sa ating draft, kita naman natin 5 bans tayo still, because this is completely, ano to eh, mga amateur level, pero mas mataas na nga ang kanilang mga experience-wise. And, binanout na nila si X-Board together with the Kagura. On the other hand, Fantasma, tinanggal ang Blue, walang mananabunot. And speaking of mananabunot, wala rin naman tayong Kagura right now. Still, open ang YSS at hindi nyo natatanong, syempre yung mga fans ng Fantasma, alam na alam nyo eh. Itong si Menardo, no, siya talaga ang malakas when it comes to paggamit this YSS. This YSS? Yeah! Medyo paano ha, pasosyal ang ating words dito. Checking for the side of Adonis Esports. I mean, Fantasma, last pick, wala pa silang support. Most likely, they can still go for pwedeng a Chang'o. Pwede rin Farsa. Hindi magandang Chang'o dito. Para sa akin, Kagura.
Na-ban out! Na-ban ba? Ayun, na-ban! Alam mo, payong kapatid, kinakailangan mo na talaga ng payo. Kaya feeling ko, it could either be the Chang or Farsa. Kasi even though yung Chang, no, na-nerf, diba, we still have, or Chang or still does have yung kanyang kits. Meron pa rin naman siyang meteor shower, hindi naman binawasan. Diba, when it comes to yung shower niya, no, nabawasan lang siya ng movement speed. So, kits-wise, okay si Chang, o considering na malakas or mabilis ang clear wave potential, Farsa will do. Kasi mabilis ang clear wave potential ng Adonis Esports kasi they do have the graph eh. Mm-hmm. Yan ang magiging, ano, yan ang magiging susi dito kasi usually pinag-usapan natin dito, yung wave clear potential kinukuha ng Adonis Esports to via tank. Mm-hmm. Burst nila na manggagaling dito sa Eudora. Now, Fantasma going in for the clear wave potential using that Farsa as well as the burst potential, pinagsama nila sa isang hero. Kasi they need to focus on the tank itself, kung paano makakaset up, kung paano huhulihin, sino yung mga dapat hulihin dito. That Claude, that Ling, actually, mahirap lang dito pagka yung isa hindi nila nabantayan. Sino ba hindi nabantayan? Etong si Claude. Huge space, most likely, pagpasok sa late game, ang hirap patayin ng Claude dito. Very vital ang early game dito ng Fantasma. Kailangan nila maging aggressive. For the late game naman, Claude against Alice, distance, facing, I'll go for Claude. Diba? Kasi kailangan lang niya i-kite yung mic. Kung magaling ka magano, micro modes o yeah, micronated, no? Kung doon ka magaling, most likely lamang ka. Tinan mo naman yung pakidlat. Doon mismo sa kabilang bakod, ganun kakate. Power of nature, konting kidlat, kalahati agad ang buhay dito ng Wrecker. And don't forget to like and follow ang page ni Kuya Martin Lechon. Siyempre, maraming pamigay ang pwede nilang matamasa once they have or they have follow mismo yung page ni Kuya Martin Lechon. Pero kung pamigay at pamigay na rin lang ang inyong inaasahan mo, ang may bibigay dito sa may bottom lane dahil si Louie na gangster na nga ng tatlo. Binigla sila dito ng Adonis Esports. Welcome to the club! Sabi ng mga tropang Adonis Esports, 60 seconds ba for the first turtle dito. Umaabante naman ang Fantasma. Fantasma, no? Aware tayo, yung kanilang core hero usually laging YSS. Uh-huh. Ito yung nagiging strength ng Fantasma as well as their weakness. Kumbaga, nababasa mo na kagad yung potential pick na pwedeng ibinigay dito. Tinan mo naman, Cyclone Eye going in. Pero pagpasok na dito, mapipitas na nga rin in the process si YSS or this Menard with a question mark. Baby, bang symbolic ko kami, pero hindi pa rin nakakapatay si Mizuki. Nakakabakaw eh, parang hindi pa rin ka nag-guard the spyware. Napigilan niya mismo yung sarili niya. Parang naligaw na nga siya sa sarili niyang mapa at mapapatumba na nga rin si Mizuki with a double eye and onto the bottom lane. Mabuhat situation si dito si Louie versus si Sun Pak Wangdu, although BM may out lang naman ang gagawin niya dito. Kanina, Prof. B, nasabi mo YSS, no? Mm. Actually, going back dun sa JUSTML Q2, parang ang peaking percentage ng YSS, that is completely almost 100, eh. Ito na nga, siyang tunay nilang ginugusto, pero may gumugusto, and that is Kazen na mamamatay sa kamay mismo ni Louie. Ang hirap talaga magpatatalon-talon pagka may Kufra na nakaabang sa'yo knowing na isa kang Ling that knockback or knock-up na pwedeng ibinigay dito. There's a jump-in coming from that side ng Pakito. Wrecker doing a great job trying to defend ang kanyang linya. Meron na naman counter-back lanes. Ito na, ang kanyang sandwich method. Binugaw lang ang ibon. Turtle is already up for grabs. Nagpapanggap lang si... Ay, hindi nila napansin. Ando si Kyo. Hindi siya dinaanan. Power of nature, ikakasa na sana. Feather Earthstrike na dito, Beam. Pero nabitawan din naman at the same time, look at that Guardians Warrior, pipigilan nga naman dito, wings by wings out ang committing record, abot sa dedication, pero hindi pa rin siya mamatay, parang hindi pa rin, pero yun, napektusan ng isang Mabay Bison, Tempest of Blades ikakasa, pero for me, magdi-disengage na yan, Prof. B, pero tingnan mo naman si Coyote, dito na hindi na mapipigilan, look at that, Blood of Being committed, 3v1 setup, pero it will be the Grok, si Ding Dong Guantes, na malalagutan ng hininga. Si Ding Dong Guantes went for a Ding Dong dead ball. Open up pa kanilang turtle dito. Moving forward, etong Fantasma. Tignan natin kung contest. Nasaan ang retro user nila? Wala pa sa mismong mapa. Feather Earthstrike kinasana rito. Pumasok na with a dash in ang Pakito. Naku, nakuha ba? Mountain Shagger still secured by Adonis Esports. May pagharap pa ang kanilang Grok. Mukhang kakasala naman dito ang Grok ng kanyang namamagang embotido orbin. Nope. Securing each and every orb ang ginagawa dito ng Alice.
Although medyo aggressive ang pinapakita ng Fantasma. Dating naman naman Tyrant's Rage, kinumit lang charge, nga, pero nag-wild charge talaga. Pa-out lang naman itong si Dingdong Guantes. Alam mo, ano'y gusto niya yung ganyan, yung mga masisikip na linyaan, in such a way na, matik, meron siyang masasagasahan, pero mukhang meron yatang madadagukan on to the bottom lane, namumuna naman masambat niya, pero na corner mismo, si Coyote doon, sa Guardian's Barrier, na binigay nga naman ni Dingdong Guantes dito. Lakas mamerwisyo ni Dingdong Guantes. Tinan mo naman, habang kumiklear wave, this is a double lane, Alice, I believe. Parang lumiliko siya ng kanyang linya dito, the Star Orb out, as well as the taunt na pinapakita ng isang Alice Beb. Buwelo na naman. Etong si Coyote. I don't think so. Tutuloy siya. Nanginig kasi siya ng grak dito. On to the top lane. Nakaramdam. Etong si Rekord. Doon siya jumping. Nagkasali siya na nga dito. Feather the S-Rek. Ibibitawan. Pero si Maynardo. Tingnan mo naman. Nagiligas na siya dito. Pero look at that one. Hit delete. Kinamit na nga sa kanya dito. Tuluyan na nga siyang biglang nagamit at napuli. Pero tingnan mo nga naman yung pagyakap ng isang Kufra. Though flicker out lang naman ang i-commit niya. Kasi nakita niya, yes, may mayayakap ako. Pero nasa na ba yung mga Reta? Walang backup damage coming from Fantasma. Although onto the bottom lane, sumayaw na nga si Louie sa tugtog, pero wala rin siyang mapupunit. Ang ginagawa lang dito ni Louie, alam mo, Bin, kasi Shaman Force to zone and negate yung potential farm na potential XP na maaaring makuha ng isang Claude. As long as pumapalag or napapauwi niya mismo ang isang Claude na de-delay at na-de-delay, knowing meron siyang average dito. Using that average, that's 10 gold every 3 or I believe 4 seconds. Every 4 seconds na meron siyang matatamaan na minions or be it wala. Yun yung maganda dito pag meron kang Claude na naka-average, kasi parang insurance na rin yun eh, na makakabuo at makakabuo ka ng item mo. It's just a matter of taking time or patience para nga naman malesen mo yung pagiging delay. This is a marksman hero. And considering that, tingnan mo naman yung aggression na pinapakita ng Fantasma. Tatalon si Coyote, pero wala naman siyang tatamaan. Although yung setup nila dito, Prof. B, dito sa may turtle pit, tingnan mo nga naman, look at that pang-umid, blazing blue right in your face, tempest of blaze on the backline, Maynard won't fall down. At kinasa na rin ang Cruz ng Calvario, although siya mismo ang nakalburo, natarakan siya mismo sa kanyang puso, pero matsala naman Kuya Martin dun sa buff na yun. And with that Kazen, nakuha na naman yung second turtle. Kalahati ang kalamangan in terms of point system or PvP points for the side of Adonis Esports. Hindi pwedeng sumasayaw sa'yo ko nga. Feather Earth Strike sa mukha, Power Nature kinasa, dami ko for the 50%. Etong si Wrecker, walang follow up. Every talon dito ni Coyote, hindi ganun kakate. Nasa ng pagyakap ng kalapati dito. Eh yung yakap na inaalam mo, yumakap siya. Pero siya din yung tuluyang natuluyan. Parang si Rose at saka si Jack sa Titanic nag yakapan muna bago magkaiwanan. Pero kung titingnan mo naman, kalamangan as of the moment, Prof. Mimi, pagyakap si Kufra, kaso hindi nila natatransition into a kill. Sino nga ba yung lumalamang? Yung Rose and Jack na nagkayakapan bago magkatuluyan, eh hindi ko na naabutan. Lumalabas ang edad natin, mga sir. 10-4, kitang-kita natin lamang for the side ng Adonis Esports. Pasok ang kanilang tatlong tore. Lamang, wala pang nakukuha ang Fantasma. Baby bouncing ball, look at on the back lines. They want to target ang mismong si KZ and they want to go for Nenard. Counter go naman ang story ng gustong binubuo dito ng Fantasma. Nahuli ang dapat huli ang Blazing Duet sa mukha. Yung mukha niya natarakan pa nga, kasi kita mo naman yung cross ng Calvario nila pag natin. Pero mega kill for this sagit, no? Talagang sakit ang binudulot niya dito. Tikas na tikas ang kanilang mga tindig. Kaso anong gagawin mo kapag kanyan, eh masyadong napapahimbing na lang yung kanilang pagtulog. Look at that Grok, talagang kinukomit na, talagang hindi siya nagtitipid when it comes to the skills. Alam mo Prof. B, ang sakit sa ulo, even yung pangbabakot lang na ginagawa nung Grok dito, di naman yung mangga na pa-chepi-chepi pangbabadrip niya. In the long run, may naiipit at may naiipit siya from the members of Fantasma. Ama, kasi alam mo yung baby bouncing ball, hindi naman nakaka-over the bakot dyan eh. Pag hindi ka naka-over the bakot, iikot ka dun sa kabilang side, which is parang pag-ikot ng mga tropang trumpo dito ng Fantasma. 12-5 ang nga score. Still kalamangan, they're trying to go for that orb. Sustain naman ang bakbakan. Conceal sa mukha, they want to take this one up. Alis na dito si Sagitno. Is it enough to take down Sagitno? And there you go. Alam mo yung mga paghabol, tigil ang tahol. Down ang kanilang Sagitno for the next 20 seconds. And that hurdle take is brought to you by Martin Liachon. Kuya,
Maraming salamat sa buff mo, Lodi Waps. Matsala talagang tunay ang gustong sabihin dito ng Adonis Esports, cause that is already the third turtle na nakuha na naman ni Kazen. And feeling ko ha, considering that momentum wise, most likely I won't be surprised if this link already have 2 to 3 of the core items na kinakailangan niya. Ayun na nga yung sinasabi natin, yung mga pagbilang minsan na niya eh. Tawag dito, makakuha ka ng item plus the position, matik eh. Matik na malaki yung maaaring potential na ibigay mong momentum knowing na isa kang marksman. Pag etong si Sumpak, usually kasi nakikita natin si Sumpak gumagamit ng mga mages eh. Mm-hmm. Diba? Pero pag etong si Sumpak, hindi natin matatanggi, that's already a pro player. Look at that, Feather Earthstrike, kinumita sa mukha. Pero power of nature, wild charge, patakas. Hindi mo mahuhuli, may pakidlat pa nga dito sa yellow. Let it go, Shaman Force! Let it go! Yun ang ginawa nila dito. Kaso, nag-bye-bye na nga agad-agad si Louie. Lord Kazen will die in the process. Mamamatay nga rin ba dito si Sumpak Wangdo? Yes! There you go, hindi na nga siya napapakita magkita, pero Blood Oath has been committed. Nagki-clear na lang din, sweeping ng floor. Ang ginagawa nga naman dito ni Atav is good for you. So good, so good, so clean din ang nagaganap dito. Wipeout is almost there. And Wrecker, saan na lang ang matitira? Hindi ko alam kung saan galing yon yung kanya mga references. 69 ang ating score for the side dito ng Fantasma. May pagbawi lang ng bahagya, pero it's not enough, di ba, para makuha yung momentum na hinuhugot or ninanakaw sa kanila mismo ng Adonis Esports. Talagang pinapangatawanan dito ng Adonis Esports yung kanilang pangalan. May pagsayaw dun sa top, may paggiling dito sa gitna. Habang tinan mo naman, may pamamasyal on to the bottom. Lord, bumagsak galing sa kalangitan. Looking on to the items, ano masasabi mo dito, Bim? Actually, for the items, I have made mention about this, no, na hindi na tayo magtataka for this Ling. Ling, meron na siyang Demon Hunter Sword, War Axe, plus on the way na rin yung kanyang Endless Battle. And, di pa Kito, kaya pala sobrang sakit at nanonood yung pagsakit or yung pagsuntok mismo ni Sagit, no, simply because meron na rin siyang Heptasis, meron na siyang Bloodlust Axe, plus alam nila yung AoE damage plus yung mage, diba, na the magical damage na meron dito para sa'yo ng Fantasma. Might as well nag-commit siya for that Athena shield. Pero hold that, kasi habang may ginagawa sila dun sa may Lord area, may pagyakap din naman. And Pakito, this sa gitno, would die in the process. Cruise ng Calvario, bibitawan na rin. Pero tingnan mo nga naman si Louie, hindi na siya makakatakas. Although, namatay din naman si Ding Dong Guante. Ayun na nga yung pangapagpatay dito. And yung pagpatay, that's open up a Lord. Maraming salamat po sa Lord, Kuya Martin Leachon. Again guys, remind ko lang, meron tayong giveaway. All you have to do is like and follow ang page ni Kuya Martin natin. Suportahan natin kung paano sumusuporta sa kabataan o sa ating distrito. Etong si Kuya Martin, kita mo ang aga pa lang, talagang bumibisita niya. Bago lumaba ng Pigs Fly, naandun siya mismo. Kaya nga nalaman natin yung hype ni Kuya Martin. Kuya Martin. 6-1, tama? 6-1, tapos ako 5-11. Andit ko pa rin. Pagka itinabi sa akin si Kuya Martin, tignan natin dito, may pag-ikot na, rumuronda ang mga Yagnarab Donut. Pero Earthstrike sa mukha, tumatakas lang with the gift of ancestral, no crowd control na inibibigay dito. Tanong mo, aabante lang ang mga tropa ng Adonis, may pagsayaw on the top, ang kanilang si Mr. Blazing Duet Blood, aatras na rin dito, habang ang baba naman, pupush na etong sa tropang si Crack. Wild Charge sa mukha! Pero inaantay lang nila makumit lahat ng pwede nilang i-commit. And look at that, Mountain Shocker ipuprok na nga ni Menor dito. Although that is a little bit too late, kasi napush na rin ang kanilang middle lane. Clean up ang ginagawa nga naman dito ng ating alis na si Atab is good for you. Pero not too good to be true, kasi ang nangyayari dito, you are waiting for that Alice, diba? Kanina you did mention about Alice and the Claude Clash Skirmish kung sino ang mananalo. Pero rightfully so, kahit na hindi pa sumasama si Sumpak dito sa mismong Clashes Prof, medyo tumatagilid ang bapor para sa Fantasma. Yun na nga yung mga pagbapor. Minsan kasi mga patagilid-tagilid. Alam mo, yung pagtagilid ng mga bapor, okay lang yan eh. Minsan kasi sa larong bilyar, pag tinatagilid mo yung mukha mo, minsan nakikita mo yung ibang angulo. Eh. Pag nakita ka ng ibang angulo, yun yung ibang atake mo. Yun yung magiging advantage mo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko lang kung makikita nila sa pagtagilid ng kanilang angulo. Parang ano, mga gangster, pag bumabaril yan, alam mo, ang pagtutok ng baril niya, patagilid yung mga mukha niya. Eh. Mm-hmm. Pero pag bumarilan, sumisipat, which is yun yung kailangan gawin mismo ni Menor dito. 3-4-5 ang kanyang stats. Sunod-sunod lang dito. Tinan mo, ginagawa dito ni Ding Dong Guantes or ni, ni Ding Dong Guantes sa kanilang grak, sinisilip lang. Ding Dong silip.
ang ginagawa lang niya each and every bush, making sure na safety G lang ang mga upwards ng Adonis Esports na harangan dapat harangin, nagtago lang siya sa naman up until mawala ang border or that wall na binubuo dito. 80 seconds for the next enhanced lord. Talaga ano lang eh, oha bars lang ang ginagawa ng grak natin dito. Ding dong guantes, kaya nga guantes eh. Guantes, saan ba sinusuot yun? Kamay. Sa kamay. Oh. Bakit sinusuot yun? Meron siyang guantes, alakan may display niyo. Diba pag malamig, diba nagsusuot ka doon for protection para hindi man lamig yung kamay mo. Kapag ikaw ay hinete, diba nagsusuot ka doon para hindi magsugatan yung kamay mo. Oh. So ganun yung ginagawa nga naman dito ng grak natin, providing in a vision and mission. Kita mo naman, nagbe-pay off naman siya eh. Diba kita mo yung kanyang panggagangster, pang babakod onto that purple buff at hindi nga nakuha ni Louis or this Harit yung kanyang buff na dapat ay meron siya. Nang susoon lang na ng pepper wish lang. Etong si Grak, Adonis Esports doing a great job respecting or I mean ginagampanan, 'di ba, yung kanika nilang mga roles, still respecting yung firepower na maaring biglain sila dito ng Fantasma. Kasi pag naka-position etong si Wrecker, Feather Earth Strike, quick ano lang ha. Quick shoutout, hindi, joke lang. Quick setup lang ang pwede mangyari dito. The burst is there. We cannot deny. Item check tayo dito. Gusto ko makita ano ba ang pwedeng ibuga ni Wrecker dito. Divine Blade, Lightning Truncheon, the magic penetration is there, the magic damage, the lightning. Watch out sa mukha with the traceless out. Nakidlatag, there's a burst, flicker out. Imagine, na-burn min battle spell mo kapalit lang ng second skill ni Grak, which is yung wall. Ganong kalala yung exchange. I think that's 12 seconds ang cooldown ng isang Grak wall. Kapalit ng ilang seconds yan, 120 seconds para sa kanyang flicker out. Ganon kalaki ang perwiso na binibigay nga naman ng Grak dito. And considering that, mukhang hindi natin mararamdaman yung pag-flicker at yakap kalapati ng isang Kufra. Pero tingnan mo nga naman, maximizing the feather death strike. Pero retry in your face ang bibitawan ni Casey Cruz ng kalbaro nila pag narin. Pero look at that blazing duet. Akinamit nga naman dito yung sumpak. Wow, one charge. Pero gusto lang naman niyang umalis. Talagang ayaw na muna matigbak. At tingnan mo nga naman, dahil mountain shocker, bibitawan na rin. Growing as a player. Ikaw kamig nga naman dito ni Adam. Kaso tingnan mo naman yung knockout strike. Magkoconnecta na rin sa kanya. Sa gitno, is there still fighting for his life? Pero the tell coming from Menard is there as well. Traceless in ang ginawa niya and clueless as in. Dahil si Sumpak Wangdu, iiwanan niya na yung kanyang repal. 2-2 trade ang naganap, Prof B, though yung Lord napunta pa sa side ng Adonis Esports. Labang pa rin ang Adonis Esports, though pantay ang kanilang pagpalitan ng kanilang patayan. Ang Lord, that's a plus, knowing that's an enhanced Lord, kailangan nilang pigilan bago ito tumikit sa Tore. Kasi pag ayan, jumamping Jologs Lord, automatic basag, which is yun at ang pinakabalak dito ng Ding Dong Dantes. Propa, may pagharan, they want to set this one up jump. Magmistulang bintis dito ang kanilang Kufra, baby bouncy ball, they want to clear. Automatic, hindi nakadikit ang isang Lord. Nasa raduan na naman. Nagkaroon sila ng checkpoint dito, iniispatan sila ni Wrecker. Ayan ang Feather Earthstrike to zone and secure ang purple buff dito ni Menard. Bawal lumabas talaga. Ang gustong gawin nga naman ng isang Grak dito, might as well. Pero kung titingnan mo, Prof, ha, it took 4 of them para lang ma-secure yung purple buff na yon. Meaning to say, as of now, talaga hindi pwedeng maging mag-isa or maglakad mag-isa ang mga miyembro ng Fantasma. Why? Kasi kita mo nandito si Ling. This guy, Zen, hindi ito nagbibiro. Once makita kanya mag-isa dyan, might as well mapapatay at mapapatay kanya. And considering the damage as well, this Ling already has his full arsenal or equipment-wise, wherein ito namang YSS, looking at it, tingnan mo, kulang pa siya ng isang another core item. Pwede bang punan yung mga butas dito para sa isang YSS? Masama ang sitwasyon dito ng Fantasma kasi nakalock item na rin yung Clod, eh, di ba? Kung titignan mo, that's a full item Clod. Ang hirap patumbayan, meron siyang Athena, brute force na binabalance niya dito yung depensa niya. There's a passive shield na pwedeng ma-pro coming from Athena shield. Physical damage na ninenegate as well ng brute force plate dito. Sabag, 3 core item, that is a damage, di ba? Golden Staff for attack speed, DHS, War Axe na rin. Adonis Esports, may kakayahan silang basagin ang Tori dito ng Fantasma. Pero ang disiplina, ito ay pinapagana. Wait natin ang Lord, kailangan naman ito i-contest ng Fantasma kasi this is a level 3 Lord na lalabas for the next 75 seconds. And remind ko lang kayo guys, just like and follow ang
page ni Kuya Martin Lechon ang hindi mag-like and follow dyan, malulustri kayo sa ML. So, most likely, you need to support ang Kuya Martin natin the first Federer 6 sa mukha with that blazing duet! Binitawa na nga dito, pero parang naligaw din siya. The same time, hindi ni sobrahan! Naapat din lang doon, pero tingnan mo, sinundan pa siya. Dahil nga naman, si Louie, akala na naman din, nag-iisa lang yung mag-gangster niya. And that would be a 1-1 trade. Although, kung nakita mo, kamuntikan din si Kizen yung unang mamatay. The good thing is survivability. Alam natin, meron sa lingyan. Kaso, si Sumpak, pagpasok niya kanina, wala siya naka-reading BMI to go out. Sumpak Wandu, naging sumpak sarado. Diba, yun yung mangyayari doon talaga eh. Hindi ka pwede nga parera relax lang. Sinubukan lang naman niya mamburse eh. Mm-hmm. Ang nangyari kasi dyan, may karapatan naman, medyo magmaasim ang team ng Adonis Esports. Pero now, pabalikan Lloyd Boy rin naman si Sumpak, safety lang siya. Safety lang siya. Yung pag-pick off dito kay Sumpak Wandu, it's not a huge fight or pick off. Kasi wala silang next objective eh. Walang Tori na malapit. Walang Lord na respond muna dito. Ayun, pag buhay ni Sumpak, sakto buhay ang Lord, back to square one. Ang dalawang kuponan dito. Fantasma, inunahan na nila ang pwestuhan dito. Wrecker, nakita na yung ganyang posisyon mo kanina dun sa kabilang side, which is hindi ka nakapag-pick off dito. Nais patang ka rin ng crack dyan, paring Wrecker. Atras at atras ka dito. Nako, hindi na naman maganda ang position ni Wrecker dito. Most likely, that's a quick pick off. Hindi pwede ulitin yung mga ganong technique, paring Wrecker, habang baby bouncing ball, aalis muna ang kanilang tropang si Kufra. And na-burn ang flicker niya dito. Ano, Bibim? Alam mo kasi, Prof, tinitingnan ko, no, yes, you did mention na si Sumpak, sakto lang naman yung pagka-respond niya. Nakuha ng Fantasma yung early advantage na sila nakapweso. But the thing is, magko-commit kasi si Wrecker, pero pagdingin niya sa likod niya, wala yung mga tropa niya. And with that easy peasy, nakuha ng Adonis Esports nga naman yung lore na rapatas kanila. Pero tingnan mo naman, BMI out, ang ikokommit nga naman ni Sumpak, Wangdu onto that. Pero look at the Thunder's Rat, ikokommit ng Eudora. Look at the Tempest of Blitz, bibitawan pero for the sweep. Ginagawa lang ng Alice, growing as a player, although hindi siya mag-grow dahil wala namang masisipsip yung kanilang blood oath. Oh no, and look at the trouble, magbabouncing ball na lang naman paalis si Coyote forever. Pero with that, look at the punish, kasi dalawa na lang ang matitira sa side ng Fantasma, and that will be Menard plus Coyote, although yung tori nila sa taas medyo delikado na rin. Mukhang delikado yung mga ganitong sitwasyon ng Fantasma, no, in depensa, kailangan nila ibitaw dito. Feather Airstrike, nakasave lang to clear ang potential danger na pwedeng italon dito ng Lloyd. Itutok natin yung camera kay Lloyd, mukhang basag na ang mangyari dito. Naka full stack si Sumpak, ha? Yung ganyan lakad niya with a blazing duet sa tatlong miyembro with a knock-up, pinigilan nila, tas natyaka Feather Airstrike combination, BMI, palabas! Pero yung Lloyd natin, hindi napipigilan, although nalansay onto the tower, pero apektosan na isang mabilisan. Look at that, Louie and Menardo would die in the process. Tower Lock Israel, kung gusto nila, magbabouncing ball na lang palabas. Pero yung Lord natin, kumakante, kumukotong-kotong na nga. Look at that twerk coming from Sumpak himself. Nakita natin the twerk battle ang inilabas dito ni Sumpak. Clear win for the